everyone, it's Chindijin and welcome back to my channel. This time, ituturo ko yung napakadali at napakasimpleng paggawa ng tinatawag nating e-signature or electronic signature na talaga namang napaka-useful lalo na yung pandemic. Kasi we usually send mga files, mga attachment na may kinalaman sa e-signatures natin na every now and then nagagamit natin. At gamit yung ating Acer laptop, yung ating Windows, gagamit tayo ng mga ilang mga applications andito. Search natin. So, nang una sa lahat, yung ating PowerPoint. And, so mag-open tayo ng blank presentation. Pag na-open na natin, tanggalin natin itong mga boxes. Right-click natin, then cut. Ayan. Next step ay mag-insert tayo ng ating signature. So, kanina, gumawa na ako ng signature at transfer ko na siya dito sa aking laptop. So, ito siya. Example. So, hindi ko ito pirma. Ayan. Juan de la Cruz. Masyado siyang malaki. Ang gagawin natin ay liliit na natin. Right-click natin, then i-crop natin yung ating signature. Ayan. And after natin ma-crop, ayan na siya. Click natin dito sa ating signature. Then, click natin yung color. Makikita natin dito, set transparent color. Then, i-click natin dito sa mismong background na ating signature. So, kung napapansin natin, nawala na yung black portion niya. I-right-click natin, then save as picture. Ibay natin yung kanyang file name, gawin natin e-signature. Ayan. Then save as type, nakalagay dito JPEG file interchange format. Gawin natin PNG Portable Network Graphics Format. And I usually save sa my desktop para mas madali ko siyang mahanap. And then, save. Minimize lang natin. So, andito na siya yung ating e-signature sa ating desktop. Try natin i-open. Double click. Ayan siya. So, i-minimize ulit natin. Then, mag-open tayo ng, for example, sa ating Word. Ayan, naka-minimize siya, so i-maximize lang natin. Mag-open tayo ng blank document. Ayan siya. For example, yung pangalan natin kanina. Ayan. So, iniba ko lang yung font niya. Gagawin ko siyang Century Gothic. And, gagawin ko siyang 12. At bold. Enter ko lang siya para sa may space mamaya sa kanyang itaas para sa pag-attach natin sa ating e-signature. Yung alignment, gawin ko lang siya center. Puntahan natin yung ating e-signature. Ayan. So, right-click natin. Then, copy. Minimize ulit natin. Right-click. Then, paste natin yung ating e-signature. Right-click natin dito. Then, hanapin natin yung wrap text. And, click behind text. Ayan. So, liitan lang natin itong ating e-signature. Para mas magandang tingnan na hindi siya masyadong malaki. Ayan.
So, ayan na yung ating e-signature na napakadaling gawin. And so, hindi lamang siya sa Word. Pwede rin siyang gamitin sa ibang software applications to. Ayan. So, thank you so much for watching. At don't forget to subscribe to my channel. At huwag din kalimutan i-hit yung notification bell para ma-update po kayo sa aking mga upcoming videos. Thank you so much for watching.